Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And today, panibagong araw, panibagong topic at panibagong pag-uusapan. Then gusto kong magpasalamat dun sa mga solid supporter natin dyan dito sa EA Love TV. Then special shout out kay Gilbert Punsal dahil siya nag-request ng topic na to. So today, for today's video, pag-uusapan natin, paano ba nauuha yung one eye gold? Ano yung gamot? Paano ang paraan para maiiwasan ito? Gusto nyo kong malaman yan at samahan nyo ako today. Tara! Magandang araw sa inyo mga kalapatids, mga ka-EA. And today, eto nga, no, so nabanggit ko kanina sa intro natin, pag-uusapan natin, paano nga ba nakukuha yung one eye gold, no? So ngayong panahon na to ng December, napapansin nyo naman siguro sa mga kanya-kanya mga lugar nyo, yung lakas ng hangin at paminsan-minsang pag-ulan. So isa ito sa mga nagiging dahilan kung paano nakakakuha ng one eye gold ang alaga nating kalapate. So ang one eye gold mga kalapatids ay isang respiratory disease ng kalapati natin na kung saan ay natatakpan po yung kanilang tear duct, no? Ang nagiging sintomas o nagiging resulta, nagkakaroon sila ng pamamaga ng mata at pagluluha ng kanilang mga mata, no? Then kung ito ay mapapabayaan, no, pwede itong magsanhi ng kanilang pagpayat or yung pinakamasaklap is kanilang pagkamatay. Ayun na nga mga kalapatids. Ano nga ba yung nagiging dahilan kung bakit nakakakuha ng one eye gold yung ating mga alagang kalapate? Number one po yan is yung maruming kulungan. No? Dahil nga sa pagkakaroon ng maruming kulungan, yung mismong ipot nila is meron niyang tinatawag na ammonia. No? Na once na nabasa at sumingaw, pag nalanghap nila yan, pwede ito maging cause ng kanilang respiratory disease, which is yung one eye gold niya. So iiwasan nyo na mapabayaan na marumi yung inyong mismong personal na kulungan, no? So kung kaya nyo linisan ito ng araw-araw, ayan, so mas malaganda, mas maiiwasan nila at maliles gastos kayo dahil hindi nga nagkakasakit yung inyong mga alagang kalapate. Ito pa, pangalawang dahilan para magkaroon ng inyong one eye gold ng inyong kalapati is yung overcrowded na kulungan, no? So for example, itong kulungan ko is capacity niya is 12 na ibon lang. So dapat hanggang 12 lang talaga, no? Kasi kung magsiksikan sila dito hanggang 20, ang tendency nga is suffocated sila. So marami pwedeng pag nagkaroon yung isa, hawa-hawa na lahat, no? So iwasan yung pagiging crowded na kulungan. Then number 3, yung tinatawag na proper ventilation. So kung mapapansin nyo yung ating flyer slope, so medyo elevated siya paiwas dito sa kanilang mga ipot, at the same time hindi ganun ka close loop, hindi rin naman din ganun ka open loop. So isa yun sa mga nagiging dahilan din, no, kung bakit yung open loop kasi na tinatawag yung almost puro ganito lang, steel matting lang. Yung closed loop naman yung halos wala ng ventilation. So pangit din yung ganun. So dapat tama lang yung sukat at the same time yung mga butas na pwedeng daluyan para labasan tsaka pasukan ng hangin ng inyong kulungan, no? So yun yung mga nagiging dahilan kung bakit magkakaroon ng one eye gold yung inyong mga alagang kalapate. Ito ang isa pang tanong, nakakahawa ba ang one eye gold? Oo mga kalapatids, nakakahawa ang one eye gold. Kaya kung kaya nyong i-monitor at nagkaroon ng isa sa inyong mga kalapate, dapat meron kayo nakahiwalay na quarantine cage upang dun sila gamutin para hindi na makahawa sa mga kapwa kalapate. Meanwhile, sa pamamagitan mga kalapatids ng paghiwalay ninyo sa na-infect na kalapate, which is yun ang nagkaroon nga ng one eye gold, mas matutulungan nyo yung sarili nyo at yung mga iba mong kalapate na malayo sa matinding sakit, no? So dapat namomonitor nyo ito bilang taga-alaga o bilang pansir para mas mapanatili nyo yung kalusugan ng bawat isa sa inyong mga alaga. At the same time, meron naman tayong tinatawag na prevention patungkol nga dito sa ating one eye gold na topic for today, no? So meron tayong mga pwedeng ipa-intake sa kanila na mga gamot or organic na gamot para makaiwas din sila sa
One Eye Cold. So meron tayong tinatawag na T2S 500. Isa siyang powdered na gamot. So pwede nyo siyang ipa-intake sa kanila ng once a week, no? Para makaiwas sila sa sakit. Then at the same time, meron din tayong organic na, which is yung oregano nga. Dahil ang oregano ay meron siyang natural antibiotic na content mismo sa mismo halaman na oregano na yan, no? So ang gagawin nyo lang, either pwede nyo dikdikin, tapos kakatasin nyo, tapos ihahalin nyo sa inuman tubig. So pwede nyo rin siyang ipa-intake na once a week or pwede rin twice a week. Ang tanong, mga kalapatids, nagkaroon na ba tayo dito sa e-alop na insidente na One Eye Cold? So sa awa naman ng Diyos, so hindi pa tayo nagkakaroon ng insidente na One Eye Cold. Pero gusto ko magpasalamat sa mga nakalap kong mga informasyon, no? So dito rin sa internet, sa YouTube, then nalaman natin yung mga posibleng pwedeng maging gamot para sa One Eye Cold kung sakasakaling nga makakuha yung mga alaga nating kalapate. Paano masabi? So yun na nga, no? So meron tayong mga option na pwedeng mabili sa mga poultry shop upang makabili ng panggamot sa ating kalapate na naapektuhan ng One Eye Cold. Meron nga dito ang tinatawag na Cure Gold, meron din tinatawag na Betrasin Gold, tsaka yung Optidox, no? So available yan sa mga poultry shop. Kung may malapit sa inyong poultry shop, pwede kayong bumili. Then meron pa akong isang organic way upang makatulong para mabawasan or matanggal yung pamamaga ng mata ng mismong apektadong kalapati ninyo, no? So pwede kayong magpiga ng kalamansi, then ilagay nyo sa maliit na spray bottle. So sa pamamagitan nun, pag in-spray nyo yun sa apektadong mata na namamaga, no? So makakatulong yun para humupa yung mismong maga sa mata ng alaga nyo kalapate. At the same time, isabay nyo na rin yung mismong paggamot sa inyong kalapate para magtuloy-tuloy, no? Tsaka yung pinaka-best way nga is nakahiwalay ito sa iba nyong mga alaga upang hindi na makahawa. Kasi habang ginagamot nyo yan, may malakas pa yung tendency na mahawa yung mga ibang kalapate. Yun na nga yung mga kalapati tips natin for today, no? Yun yung napag-usapan natin, yung One Eye Cold. So kagaya na sabi ko, napakahirap magkasakit. Kung sa ating mga tao ang dahilan natin mahirap magkasakit, what ipa sa mga alaga natin? So ganun din yan, mas magastos kumpara sa pagpapabigay nyo lang ng normal na vitamina at the same time yung normal na pagpapakain sa kanila. So kung kaya ninyo makaiwas or maiwasan ang One Eye Cold at iba pang mga pwedeng maging sakit ng alaga, kailangan maging malinis kayo sa inyong kulungan. At the same time, yung overcrowded nga, number one yan, hindi nyo pa pwedeng pabayaan na mapuno ng marami yung inyong kulungan, no? At yun na nga muna ang topic natin for today. So maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung ating kalapati tips for today, please like, share, and subscribe para dito sa ating EA Love TV channel sa YouTube. Then para maging mas updated ka pa sa mga susunod pa nating mga i-upload, i-hit mo na yung notification bell, no? Para mas maging latest yung mga mapapanood mo, mga update. Then maraming salamat. Ingat kayo, mga kalapatids.